before lunch today. And I was telling him, I was trying to excuse myself. Ang sabi ko, baka maghirapan ako kasi kung 3:30 or 3 o'clock, baka maghirapan ako sa 3 o'clock. Kasi ko, walang kinalaman yung traffic yung pagdating ko ngayon. Wala lang ng traffic. Konti na lang. Meron ko akong naging appointment kay Secretary Gina Lopez ng 11 o'clock. Firmahan mo kami ng memorandum of understanding sa isang proyekto. Kasama namin yung ibang kalihim ng kabinet, pati si General Pato. Nakakusuyan magdadaan muna. Tempted na ho akong mag-deco. Hanggang sabi ng sekretary ko, Sir, hindi na po 3 o'clock, 3:30. So naniwala po ako na 3:30. Sa totoo, hindi pa ho ako nananagalihan. Gutom na ho ako. Babawi na lang ako, albame. So anyway, ano hong ibig sabihin na? May appointment ako, nag-pumilit akong pumunta rito. Ano ang ibig sabihin na? Ibig sabihin, binibigyan ko yung importansya ng aktibidades natin ngayong araw na ito. Bagamat may konting kahirapan, pumunta ako sa inyo upang makisalimo sa inyo ngayong araw na ito. Importante po sa akin ang sasakyan na tinatawag na Roro. In fact, ito po yung kauna-unahang sandali sa aking buhay na tumugtong ako sa loob ng Roro. At bagamat hindi pa ako nakakatungtong sa Roro, ang sabi ko sa akin, the best connectivity that could happen in an archipelago like the Philippines, ang connectivity ko ay mangyayari sa dalawang istruktura. Una ho, pier at puerto. Ang pangalawa, yung kailangan pinagkakatiwalang sasakyan ng karagatan na ito ho ay tinatawag na Roro. Nandito ako ngayong araw na ito upang pasilayan ang importansya ng Roro. Pagkat naniniwala ko sa mga darating na panahon at ngayon, ang connectivity ho na madali ang pwedeng igawin sa archipelago ng Pilipinas ay ang puerto at ang Roro. Kaya nga pagkong tinuha ko si Philip, ang sabi ko, Philip, kailangan bigyan natin kabuhayan yung connectivity dito sa mga isla ng Republika at bigyan buhay ang mga puerto, public or private, at bigyan importansya ang Roro. Ang presensya ko ngayon ay magpapatunay na naniniwala ako sa formula na yan. Binabati ko ho ang lahat ng nagambag-ambag upang makaroon ng Roro sa Pilipinas. Kasama ng aking mga kaibigan na si Mr. Al Pusi, Sambot, kasama ng kanyang mga kasamahan. Salamat sa pag-invest. Alam ko na hindi lamang ibubunga ng kita sa inyong mga bulsa pagkat mahirap kong kumita pag Roro ay sinisimulan. Naniniwala ako na kayo'y nag-aambag-ambag magparoro pagkat naniniwala ako na kailangan nito sa pag-develop ng ating republika. I congratulate you and I hope that the rains that fall from the sky right now will be the blessing as plentiful as the ocean when you wave the high seas using your Roro. Ngayon po, sasabihin ko kung meron po akong magagawa at dapat gawin ng gobyerno sa tamang panahon, sabi ng Andal. At sama at tamang pamaraan, sabi ng Presidente Duterte, all you have to do is call the office of DOT, perhaps get in touch with me direct. And within the test of reasonability and benefit for the common good, I assure you, we will not hesitate to give the arm of help and support. Because kung kayo